maganda yung naging desisyon namin na sumama dito dahil unang-una, mas marami pa kaming kaalaman na natutunan dito sa Project Art. Isa rin ako sa mapalad na napili ang aking mga anak na gawin nilang scholar. Kaya malaking tulong po sa amin to. Natuto po kami ng ibang kaalaman sa pamamagitan ng pagtatanim, kung paano gumawa ng art na production, tapos yung mga anak ko kung paano niya inagapay mula bago pumasok. Ito na yung ibibigay na siya ng school supplies, mga bag, mga tatlo sila, si Jenny, si Jasmine, at si Lupin. Yung isa ko grade 12 na. Yung isa ko grade 7. Tapos yung isa, nag-aral na lang siya ng IELTS kasi medyo nalayo siya sa ano namin sa pangalaga ko kasi pamangkin po namin siya na kinukop. Ngayon, nakita ni Pastor Sam na ito yung batang to, walang magulang, kaya siya yung nag-ano na bigyan natin ng scholar. Kaya hanggang ngayon sinusuportahan din niya ng Project Art. Nag-aaral yan sa IELTS pero nakasupport ang Project Art. Yung good attitude, yung tinuturo sa loob ng Project Art, yun ang hindi nila makikita sa labas. Sobrang napakita po yung kahalagahan ng Project Art. Lalo na sa mga magsasaka, nakita ko doon na yung anin nila, pag halimbawa ganito, 100, pero pag gumamit ng product ng Project Art, nagiging 150, ganon ang anin nila. Kaya malaking tulong talaga yung Project Art. Nakakatipid pa sa fertilizer, ganon. Kaya kung ipupush to, lalo na sa mga kabataan, yung bagong generation ngayon, siguro mas maganda yung Project Art ipon. Ako po si Irene Clasio, na isa sa natulugan ng Project Art at ang mga kabataan na inaaral ng Project Art. At yung aking mga anak din ay naging bahagi rin ng Project Art. Ako po'y nagsusumamo or mihingi ng paanyaya sa inyo na sumali na sa Project Art dahil may kinabukasan ang mga farmer at mga kabataan dito.